may cause of action ba ito si itong babae? Kasi yung tinakbuhan siya ni lalaki. Okay? Pinahiya siya in front ng kanyang mga pamilya, bisita, kaibigan, pumatay na ng kalabaw para ano? Kawawang kalabaw. May murder pa ba doon kasama? Hindi naman pwede bubuhay yung kalabaw. So, di ba? So, ang tanong dyan, may cause of action ba? Pwede ba niyang idemanda si lalaki kasi tumakbo? Depende kung anong klaseng demanda. Kasi kung idemanda mo to compel, para pilitin mo yung lalaki na pagkasalan ka, hindi pwede yan. Kasi breach of promise to marry is not an actionable wrong. Okay, repeat. Sabi ng Supreme Court, breach of promise, okay? Breach of promise, Tagalogin mo. Pinangakuan mo ng kasalan. Sinira mo yung pangako mo na pagkasalan siya. Breach of promise to marry is not an actionable wrong. Walang basihan, sabi ng batas. Ang ibig sabihin ng breach of promise to marry, hindi mo pwedeng idemanda yung lalaki para pilitin siya na pagkasalan ka. Sakot naman yun. Okay. Mas mahirap yun. Paano naman yung kinatay mong kalabaw? Hindi na mabubuhay yun. Okay. Paano naman yung gown mo? Buo na para sa paano yun. Naman yung mga bisita mo sa ibang bansa na pinauwi mo? Pamasahe pa yun. Pinatay mo sa mga 5-star hotel. Paano yan? Ito yung tinatawag na unjust enrichment. Ibig sabihin ng unjust enrichment, pwede mong idemanda yung groom na yan para i-reimburse data expenses mo. Bilang isang babae, under Republic Act 9262, the mere fact na sinasaktan yung damdamin mo, psychological abuse, emotional abuse, pwede mo na siyang, pwede mo na siyang idemanda ng psychological abuse. Kasi pinahiya ka. Correct. Pinahiya ka, emotional abuse, and that is 12 years imprisonment.